Sumabak sa second quarter area-wide Bible Quiz B ang mga kabataang Adventista ng Central Luzon Conference Area 10. Ang kanilang Bible Quiz ay idinaos sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church at lalo pang humimok sa mga kabataang makisangkot at magkaroon ng personal habit o ugali ng pagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. Si Don Gonzales para sa Balitang May Pag-asa. Second quarter ng area-wide Bible Quiz ay sinagawa ng mga kabataan ng Area 10 ng Central Luzon Conference dito sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church. Naging matagumpay ang isinagawang second quarter area-wide Bible Quiz ng mga kabataan ng Area 10 na pumatungkol sa buhay ng 12 tribes of Israel. Ang isinagawang Bible Quiz ay binubuo ng tatlong bahagi. Una ay ang easy round o ang verse search, kung saan nahanapin ng mga kalahok ang verse na kanilang mabubunot at ilalagay nila ito sa loob ng Biblia sa loob lamang ng 30 segundo. Pangalawang bahagi ay ang not so easy round o ang verse rearrangement, kung saan isasaayos ng mga kalahok ang jumbled verses sa loob ng 20 segundo. At ang ikatlong bahagi ay ang easy to give up round, kung saan mayroong identification, enumeration at memorization. Nilahukan ito ng mga kabataan mula sa iba't ibang iglesia at distrito na sakop ng Area 10, gaya ng Bethel Church, CAA Church, Las Piñas District, Parañaque District, Parañaque Center Church, North Taguig District, at South Taguig District. Itinanghal na second runner-up ang mga kabataan mula sa South Taguig District. First runner-up naman ang mga kabataan mula sa Parañaque Center Church, at itinanghal na kampiyon ang mga kabataan mula sa Parañaque District na sina Sister Jergen Panganoron, Brother Maynardson Magoli, at Sister Clea Ladra na nagbahagi pa ng kanyang naging karanasan sa pagsali. Sa pag-i-study po nun, mas lalo pa akong mas naging broad yung kaalaman ko pagdating lang hindi lang sa sa study ng Israelites and 12 tribes kundi na din sa Bible. And doon ko din natutunan na kailangan ko pala talaga magbasa and mag-open ng Bible. Tunay na napakabuting hakbang ang ganitong klaseng aktibidad upang maingganyo ang mga kabataan na magbasa at mag-aral ng Biblia, nang sa ganon ay mas maging malapit sila sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.